Marami nang nagawa, marami pang gagawin. Isa lamang ito sa bansag ng maraming Pilipino na sumuporta simula ng maluklok sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte sa Republika ng Pilipinas. Hello mga kakaps! Welcome back sa ating Caps Lock Media Channel kung saan shoutout ang kalaman. 5 taon na sa taong 2021 matapos ang State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Duterte. Naging malinaw sa maraming Pilipino ang maagang progresibo na nangyari sa Administrasyong Duterte. Narito ang iilan sa mga tampok na ginawa ni Duterte na tumatak at hinangaan ng mga Pilipino na masasabing malaking epekto sa sitwasyon ng bansa ngayon. Golden Age of Infrastructure, yan ang slogan ng Build 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 Program sa Duterte Administration. Programang komportabling buhay para sa mga Pilipino ang isa sa mga pangako ni Duterte sa kanyang unang SONA. At isa na rito ang Build 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 Program. Formal na nailunsad ng Economic Managers ng Administrasyon ng Philippine Development Plan or PDP noong 2017 hanggang 2022. Ang magiging gabay ng administrasyon sa pagpapaunlad ng bansa. Hindi naman bababa sa 8 trillion pesos ang halaga ng big ticket project sa pagsasanib puwersa sa unang pagkakataon ng DPWH, DOTR, DBM, NEDA, DOF at BCDA. Kasama na rin sa proyekto ang pagpapatupad ng Luzon Spine Expressway Network Program na may 6 na expressway. Ang NLEX Harbor Link Segment 10 na nagdurugtong sa MacArthur Highway sa Valenzuela at C3. Isa na rito ang Metro Manila Skyway Stage 3 mula sa Buendia hanggang sa Balintawak sa NLEX. Higit 60% na itong kompleto. Dinudugtong din ito ang SLEX at NLEX na sinasabing ibababa sa 15 minuto o 20 minuto ang travel time mula sa 2 oras. C5 Southlink Expressway na nagdurugtong sa Taguig papunta sa Merville Paranaque at may 5,000 sasakyan ang pwedeng makadaan dito. Madugong kampanya kontra droga. Umani ng suporta sa publiko ang isinagawang kampanya ni Duterte upang sugpuin ang illegal na droga dito sa Pilipinas. Aabot sa 8,000 hanggang 12,000 ang bilang ng mga napaslang kaugnay sa war on drugs. Karamihan dito ay mula sa mahihirap na komunidad. Kabilang na dito ang mga user or gumagamit ng illegal na droga na nasa wastong gulang na. Kaya naman ayon sa gobyerno, isa lamang ang kampanya kontra sa droga ang isa sa matagumpay na nagawa sa Administrasyong Duterte dahil sa bilyong-bilyong pisong halaga ng illegal na mga droga ang narecover at mahigit 1.3 milyong droga ang nasurrender. Hindi lamang ito ngayon kundi nagpapatuloy pa. Kahit na 1 taon pa lamang ito nang mailunsad sa pamumuno ng ating mahal na presidente. Kaya naman saludo kami sa iyo. Ang pagpapahinto ng oligarkiya sa Pilipinas na nagsimula sa pagpapasara ng ABS-CBN. Isa lamang ang ABS-CBN na pagmamay-ari ng pamilyang Lopez kung saan isa sa pinakamakapangyarihang oligarko na kumokontrol sa Pilipinas dahil sa napakarami nilang pagmamay-aring kumpanya sa Pilipinas. Isipin mo higit 34 na taon na nilang niloloko ang mga Pilipino dahil sa mga nilabag nilang mga violations na ginawa nila. Isa na rito ang pagbebenta ng TV Plus na walang prangkisa o lisensya. Kabilang din ang KBO na dapat ay free to air ang pagpapalabas pero pinagbabayad ng ABS-CBN ang sambayan ng Pilipino. That it was really part of my sworn duty as an employee of the government who heads the executive department. Kaya marami naman ang humahanga at sumuporta sa ating Pangulo dahil pantay-pantay na pagtingin kung mga batas na ang pag-uusapan. Ilan yan sa mga napatupad sa administrasyon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte? At sa natitirang buwan ng termino nito, ano-ano pa kaya ang maidadagdag dito? At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi nyo? That's all for today mga kakaps! Don't forget to click subscribe button and the notification bell para kayo ay palaging updated sa aming mga bagong videos. At kung meron man kayong mga paksang gustong talakayin, mag-iwan lamang sa comment section at ating ikakapitalize yan dito sa Caps Lock Media Channel.